kahit papano yung buhay ni Sensui para dumating sa point na baka hindi na siya maging fit para mag-contest or tumumba siya at this point. Lang talaga ang way para mapigilan ng Onyx since meron niyang heavy spin. Itong si Sensui na kayang i-push away itong jungler ng kabila ng TNC. Hindi basta-basta makakalapit si SDZYZ at mukhang ipupul na nga to ng Onyx. Itutuloy nila pero si Escalera possible mabigyan kasama nila si Kram. SDZYZ nakapwesto lang din. Napakita ng heavy spin. Mahuli si Escalera pero mukhang sakto lang din ang bitawan dito ng Fatal Link si Rapidon pero mapipili na sila mag-back away dahil doon sa ginawang play. Dati sa trade, Escalera kapalit si Sensui. Isama mo na si Der pero si Yasuo biglang dumating sa eksena. Nako, hindi siya umabot upang matakedown si Super Prince but that is a beautiful skirmish in favor of TNC. Napakagandang control from TNC. Sinimulan na ni Kram actually yung turtle tapos kinuha nila yung attention na may natin sa game na to na napakagandang pantapat against isang Fredrin yung Diroth kasi yung crystalline armor na pe-penetrate niya. Isang Abyssum Strike, nakita din natin yan kanina sa may turtle take pero hamba nangyari yung sinets pa na nakakuha ng kill sa top yung turtle respawn. So, nagkaroon ng dilemma dun-dun-dun yung side ng Onyx na parang gagamitin ba talaga natin yung mga ultimates natin? Magkaka-turtle na eh. Oh, antayin ba natin? Or G na ba to? Or hindi? Pero speaking of control, ayun. Nasobrahan na ata ang pagtitipi-tipi dito at mukhang inaba. Kasi yung pinaka-crowd control lang talaga nila would be Escalera. And even yung Abyssum Strike, merong casting time. Pero wait lang. At ang maganda man yung pagkakahuli ni Rapidot pero masyadong kumpul-kumpul yung mga members doon at hindi din naging enough yung damage nila. Yep. Na nag-aabangan sila kung sino yung gagawa or gagalaw ng first move. Sino yung magtitake ng risk? Saka parang nangyayari kasi, parang pagka nagkakasalubungan, tsaka lang sila magti-team fight talaga. Pero pag wala, huwag na lang din. Pag ginagawa din kasi talaga ni Escalera dito, naghahanap lang siya ng information. Napakagandang Fatal Link, Yasuo na huli, at meron pang ultimate galing kay Ganita. Napakaganda. Pwede silang makakuha ng 5-man knock-up from Escalera tapos instant burst from King Salman. Yun yung kailangan naman nilang bantayan. Lalong-lalo na meron ng Ice Skin 1 ngayon si King Salman. Onyx, nakasagot sila gamit yung isang turtle na natitira para sa larong ito. Ang next na lalabas na dito ay isang Lord. Ngayon naman, mapapansinin mo, TNC. Tama yung sinabi ni Chantel eh. Mas naging conservative sila ngayon sa pag-invade doon sa kampo ng side ng Onyx kasi alam nila na nasampulan na sila eh. Na isang magandang Fatal Link yung nagawa kanina and Super Friends with a 2-0-3 record. Eh maganda yung pag-farm neto. There, hinahabol siya unti-unti, nilakram, pero Super Friends, nandito siya para sa saklokram doon kasi possible na matunt siya at magamitan ng Rough Waves. Kaso nga lang, bibigyan natin na din si Escalera pero may flicker out para makatakas. Oop. Walang Fatal Links. Pero sa King Salman, meron ng Black Shoes, may Rough Waves naman at may ipit mula kay Sensui. Pero hindi. Buwa ba dudulas? Tatlong tatamaan ni Abyssum Strike, the follow-up! TNC ngayon ang magwawala at tatlo ang makukuha nila. Kailangan magamit muna ng TNC lahat ng mga ultimates nila bago ka makalabas at makapag-damage sa kalaban. Tsaka isipin mo, kanina, nagkakaroon ng Lord Pool against Sensui and Escalera habang yung jungler talaga ng side ng TNC ay nasa may bottom lane. So pwedeng i-tweak ng TNC, mag-objective ba tayo? Kukuha ba tayo ng Lord? Magpupush na lang ba tayo ng Torre? Guguluhin ba natin yung depensa nila? Parang yun yung nagiging strength nila ngayon against the side of Onyx. Pero wait lang! Uy, may conceal? Binabawasan lang nila si Sensui ha. Alam nila na low on HP. So, mahirap na mag-attempt yung Onyx dito for a contest if ever man na i-rush nila yung Lord. Pero alam ng TNC kung ano yung kailangan lang kunin and that will be the third on the mid lane. Pero si Nets dito medyo low na. Yasuo nagtatago lang. Sino kaya bibigyan? Pero nakita siya doon at naispata ni Der. So, eventually, Torre lang muna ang makukuha nila. Balik tayo sa Lord dan sa abangan ulit. Escalera trying his best para hindi siya mawalan dito ng pwesto sa mga important charges doon. May wild charge na ibabato si Kram! Dito, inabangan lang nung nanakap at lumipad yung isa ay agad na hinabol din ni Kram. And si Sensui dito low. Oh. Ang doon ang Fatal Links. May rough wave sa follow-up. Ito na nga yung ganti nila. Dati sa trade 2-4-2 habang wala si SDZYZ sa eksena. Ituloy pa rin ang team fight. TNC. The side of TNC. Ipapasinin mo ha. Nibiru's Passion, pati ultimate ang Bennett, pero merong paghuli dito kay Nets! Escalera with the play!
sakit. Hinuli nila dito si Nets. Wala na nga yung damage healer. Wala na rin yung setup na aabangan. Nagamit na rin yung heavy spin plus the rough waves. Ang naging gabalit lang doon ay walang iba kundi si Escalera. Definitely worth it. At dito yung sapak ni Yasuo. Mabibilitan si Super Friends sa mag-back away. May abysm strike. Mabasag pa yung TNC ng Torres sa may batang ibaba. Naman ngayon, meron silang Lord. Kailangan lang nilang i-even out yung pagpasok ng minion. So sobrang hirap nito for Onyx. Paano kaya lang dedepensahan? Oo, meron silang teamfight capabilities. Pero ang ganda na nung pagbabalasa ng TNC ngayon. Ito naman yung pwesto ngayon ni Escalera. Ito yung mga pwesto na ayaw mong puntahan kapag ka merong heavy spin or merong fatal links. Kasi andali mo i-displace dun sa mas malapit sa base nila at kayang-kaya kang pigilan. Pero alam niya na kailangan na nila lahat ng mga ultimate sila ngayon at si Rapid at dito ay lumapit. Si Kram. Perfect match. Dito talagang dinikital lang si Nets pero meron dito ang heavy spin. Tinutulak sila palayo pero DNC! Phoenix Army! Ang makakapuntos